Good day everyone, welcome to my YouTube channel. At sa video nito tayo ay magsasolve ng problems involving sets. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay please huwag kalimutang mag-subscribe. In answering word problem involving two sets, remember this. Ito, may screenshot na lang. Problem number one, in a restaurant, 30 people ordered fries, 34 ordered burger, and 14 ordered both fries and burger. Tapos ito yung mga tanong. Una natin gagawin para masagot yan. Gawa tayo Venn diagram, fries at burger. Sa gitna, ang inalagay natin ay yung bumili ng fries at burger. Yung dalawa yung in-order. Sabi dito, 14 ordered both fries and burger. So, 14 ang ilalagay natin dito. Dito naman, ang ilalagay natin ay yung umorder ng fries bukod sa 14 na to. Sabi, 30 people ordered fries. So, kung 30 daw ang umorder ng fries, itong bilog na to dapat 30 ang laman nito. Kung may 14 na dito, ilan lang kailangan dito? 16. Nakuha natin yon, 30 minus 14. Ayun ay 16. Tapos, dito naman, sabi, 34 ordered burger. Kung 34, dapat 34 ang total ng bilog na to. Bilog ng B. Kung may 14 na dito, ilan na lang kailangan? 20. 34 minus 14 ay 20. Sunod, kahunan natin at maglagay tayo ng U. Then, sunod, sagutan na natin itong mga to. How many people ordered burger only? Tanong sa A. Kapag, di ba kanina sa pinag-screenshot ko sa inyo, sinabing burger only, alisin natin ang set A. So, ayan, alisin natin yung set A. Ang matira ay 20. So, ang sagot ay 20 people. May naman sa letter B. How many people ordered fries only? So, kung fries only, takpan natin itong B. Ito lang, 16. 16 people. Sa letter C naman, how many people ordered food in the canteen? Pag plus lang natin itong lahat, ayun na yun, 50 people. Ngayon naman, in answering word problem involving three sets, remember this. Paki-screenshot na lang. Ayan. Tatlo yung sets dito. Basketball, tennis, at ping pong. Ang una natin gagawin ay gumawa tayo ng Venn diagram na ganito ang itsura. Basketball, ping pong, at tennis. Sa gitna, ang ilalagay natin ay yung naglaro ng lahat ng sports. Sabi, 6 played all sports. So, 6 ang ilalagay natin. Dito naman, ang ilalagay natin ay yung naglaro ng basketball at ping pong bukod sa 6 na to. Sabi, 10 played basketball and ping pong. So, kung 10 yun, tapos may 6 na dito, ilan na lang? 4. Dito naman, ang ilalagay natin ay naglaro ng basketball at tennis bukod sa 6 na to. Sabi, 12 played basketball and tennis. So, kung 12, tapos may 6 na dito, ilan na lang kulang? 6. Tapos, dito naman, ang lalagay natin ay naglaro ng ping pong at tennis bukod sa 6 na to. Sabi, 8 played ping pong and tennis. So, kung 8 yon, ilan na lang ang kulang? 2. Dito, ang ilalagay natin ay naglaro ng basketball bukod sa mga ito. Pag pinag-plus natin, 6 plus 6 plus 4, ang makukuha natin ay 16. Sabi, 32 played basketball. Kung 32 played basketball, dapat ang total ng bilog ng basketball ay 32. So, kung may 16 na, ilan na lang ang kailangan dito? 16. Ngayon, dito naman. Sabi, 24 played tennis. Kung 24 ang naglaro ng tennis, tapos meron ditong 6, 6 at 2, ang total nun ay
14, ilan na lang ang kulang? Ay, 9, 10. Tapos sabi, 20 played ping pong. So, kung 20 ang naglaro ng ping pong, dapat 20 ang total ng bilog ng ping pong. Kung 20, tapos meron ng 4, 6, at 2 dito, ang total nun ay 12. Ilan na lang ang kulang? Ayun ay 8. Tapos sunod, kahunan natin at paglagay tayo ng U. I-total natin itong lahat. 16 plus 4 plus 8 plus 6 plus 6 plus 2 plus 10. Ang total niyan ay 52. So, kung 52 lang ang naglaro ng sports, yung natira ay 48. Sabi, 100 students attended. So, may 48 na hindi naglaro. Lagay lang natin dito sa labas. Pag ganito na ang ano natin, diagram, pwede na nating umpisa ang sagutan ang mga tanong. How many played basketball only ay nang tanong sa letter A. Sa pinascreenshot ko kanina sa inyo, pag sinabing basketball only, alisin natin yung tatakpan natin tong ano, ping pong at tennis. At ito lang matitira, 16. 16 people. Ito lang matitira kasi itong mga to ay naglaro ng ping pong and tennis. Tapos ito naman ay tennis. Sabi kasi yung basketball lang talaga ang nilaro. Ito naman, how many played ping pong only? So, kung ping pong only, hindi kasali itong mga to kasi naglaro to ng basketball at tennis. Natira ay 8. So, 8 people, 8 students ang sagot. Ngayon naman, sa letter C, how many played tennis only? So, takpan natin itong basketball at ping pong. Ang natira ay 10. So, 10 students. Letter D, how many played ping pong and tennis? Pag sinabing end, ang gagawin natin ay ilista natin ang common elements nila. So, dito, ping pong at tennis, ito yung intersection nila. So, ang total nito ay 8. Ang sagot ay 8 students. How many played ping pong and tennis but not basketball? Diba, ito nga ay naglaro ng ping pong and tennis. Itong 6 ay naglaro ng basketball. So, takpan natin. Ang natira ay 2. So, ang sagot ay 2 students. Letter F. How many played basketball or tennis? Pag sinabing or, pagsasamahin natin yung naglaro ng basketball at ng tennis. Ito yon. Lahat ng makikita nyo dyan ay ipag-add nyo. Makuha nating sagot ay 44. Ito man, how many played basketball or tennis but not ping pong? Ito ay naglaro ng ping pong. So, tanggalin natin. Ito lang ang natira. At ang total niyan ay 32 students. Letter H. How many played basketball but not tennis? Ito yung basketball, di ba? Yung bilog na yan. Sabi, not tennis. Ito yung not tennis. So, ang natira na lang ay 16 at 4. Total ay 20 students. I. How many students didn't play any sports? Ito yon. 48 students. So, ayun lang. Thank you for watching. Sana yung natutuhan kayo. Please like, share, subscribe for more math video tutorials. Also, follow my FB page para lagi kang updated sa aking mga bagong posts and announcements.